weather, today is November 2, and happy All Souls Day sa lahat. Ayan. And nandito tayo ngayon sa Maribeles Cemetery. Ayan. And dinalo ko yung puntod na Lola Sevilla. Lola Sevilla dito. Kasama niya kami Lolo Martin, si Chong Nap, si Chong Anton. Ayan. Tsaka yung mga katabi-katabi, si Chong Cesar. Galing na rin kay Nakachong Dante. Ayan. Doon kay Chong Cecilia. Ayan sa mga relatives namin na sumakabilang buhay na. And of course, ka-weather. Ayan. Nandito tayo ngayon, pag-uusapan natin. Ano nga ba yung mga nakakatakot? yung tipong mga eksena na yung mag-isa ka lang tapos biglang parang may madidinig ka kapag ano ko? Mga ganun ka-weather, no? Ano ba yung mga nakakatakot na moment? Ano ba yung mga nakakatakot na pangyayari na pwede nating ma-experience na nararanasan nating mga ordinaryong tao, di ba? Sino ba dyan yung mga matatakotin, no? Taas ang kamay, no? Sino ba dyan yung mga matatakotin? Kasi ako, aminado ko, minsan, yeah, medyo may pagka matatakotin ako, lalo na kung ako yung mag-isa lang, no? Kasi pag matatakotin tayo, di ba? Minsan, naglalaro yung ating imagination, no? Marami tayong naiisip na kung ano-ano, and lalong-lalo na yung tipong nag-iisa ka lang, tapos may mababasa ka mga horror stories, kagaya nun sa ating ka-weather kilabot stories, o di ba? Ayan, so thank you pala dun sa mga nagpapadala ng kanilang mga story sa ating ka-weather kilabot stories. Eh, talaga namang super success ka-weather, no? Dahil marami tayong natakot. So tagumpay tayo doon, no? Na marami tayong mga ka-weather na sumubaybay. At talaga namang natatakot daw sila. O di ba? O ka-weather, ano ba yung mga moment? Halimbawa, no? Yung tipong mag-isa lang tayo. Pag nakatayo nakapanood ng mga horror movies or yung mga features sa TV kagaya nung sa BMGS, sa Little K, and yung dati yung sa Magandang Gabi Bayan, no? Ay, ka-weather, talagang ano? Ito yung tipong hindi ka talaga mapapaihi. Yung tipong magpapasama ka pa. Oh, di ba? Ikaw, alam ko yun, di ba? Hindi ko makapunta mag-isa ng CR. No? And then, pagdating naman sa gabi ka weather, no? Hindi ka makakatulog, no? Kung patay ang ilaw. At lalong-lalo na kung wala kang kasama. O, di ba? Hindi lang sa mga nakakatakot, no? Na experience natin. Ako kasi, isa sa nakakatakot ka weather na experience ko. Yung pag-gising ko, wala na siya. Hindi, seryoso tayo ka-weather, no? Yung tipong, yung magigising tayo, misin, pawis na pawis tayo, takot na takot tayo. Alam nyo ka-weather, yung pakaramdam na parang binabangon. Yung gusto mong sumigaw, sumisigaw ka, lumalaban ka na ikaw ay magising, pero wala, no? Yung parang feeling mo ay may pumipigil sa'yo, no? Gusto mong magising, gising ang diwa mo, pero hindi ka makakilos, hindi makagalaw, at hindi makasigaw. Diba? Nangyayari yung ka-weather. Diba? So, ilan lang yun, no? Ano kaya yung mga paliwanag ka-weather, no? Sabi, nangyayari daw yun pag tayo pagod na pagod. And kung tayo ay matutulog naman ng busog na busog. No? Saan kaya tayo lulugar doon ka-weather, no? So, siguro dapat sakto lang, no? Huwag tayo masyadong kakain. Pahinga ng maayos. No? Kasi baka mangyari, dire-diretso ang ating pahinga. Huwag yung ka-weather. Hindi yung nakakatuwa. Ako yung ka-weather, no? Yan. Yung ating ka-weather kilabot stories, eh, ikikwento ko sa inyo. Kasi ayoko siyang i-type, yung babasahin nyo lang, no? Ka-weather, no? Nangyari to nung ako ay nasa Saudi Arabia, way back in year 2002. Kasi, kapag break time ka weather, mas ugali ko na after ko sa office, idiretso ako sa camp kasi office, tapos yung camp nasa kabilang building na. So ganun, ugaling-ugali ko yon na ipinapahinga ko yung tanghali para medyo makaidlip, no? May laban ako, no? Kasi kapag nandun naman ako sa office, medyo nakakanguya-nguya ako, no? So yun yung nangyayari. So ka weather, no? Ugali ko, pagpasok ko sa aking kwarto, ang gagawin ko po ka-weather, binubuksan ko yung air condition,
no, yung aircon. Tapos ka-weather, ayun, lagi lang ganun. Okay, biting ko. Pagpasok ko ng kwarto, agad kong binuksan yung air condition para medyo lumamig na kaagad yung kwarto. No? Tapos, ayun mga ka-weather, no? Binuksan ko yung aircon, tapos ako yung natulog na sa aking kama. So, sa pagtulog ko sa kama, ka-weather, ang nangyari, bigla akong nagising kasi giniginaw na ako, no? Sa sobrang lakas siguro nung aircon, nabalot na ng lamig yung buong kwarto. And ito na ka-weather, no? Nung nagising ako, kasi bago ko mapatay aircon ka-weather, kukuha ako nung tungtungan, yung bangkito doon. Tapos, meron kasi doon na double deck. Tapos, nasa taas ng area, si air condition. So, meron ako yung talk doon na pang on and off. Kasi naka-direct siya doon sa may ano, sa pinaka-switch on and off yung aircon ka-weather, no? Nung first try ko, na itusok ko yung yantok, dumulas. Siguro antok na antok pa nga ka-weather. Dumulas siya, natusok ko yung pinaka-plastic ng kama. So, nung second try ko, doon ko na na-off si aircon. And ka-weather, isa sa pinaka-nakakakilabot, pagbaba ko nung bangkito, nakita ko yung sarili ko na nakahiga pa rin sa kama. So ako medyo takot ako kasi paano nangyayari ito ako? Tapos nakita ko yung katawan ko andun ngayon dun sa kama. So ginagawa ko medyo ginigising ko na. So sobrang ginigising ko na yung katawan kong natutulog nung mga time na yon. So inaalog ko siya, sinasampal-sampal ko na, inuuga-uga ako ng gusto. Wala ka weather, ayaw magising yung katawan ko. So ginaya ko yung mga napapanood ko sa movie na yung sarili ko hinihiga ko doon sa mismong katawan ko. Wala pa rin. So ka weather, sobrang nagpapanik na ako, umiyak na ako kasi ang nasa isip ko ng mga panahon na yun, wala na, deads na ako, no? So paano na lang yung family ko na nasa Pilipinas? Yung iniisip ko nung ka weather, no? Oh my God, yung katawan ko dadalhin na doon sa ano, sa Pilipinas kasi baka mamaya chop-chopin ako, diba? Baka mamaya ganun ang gawin para madala lang yung katawan ko sa Pilipinas. So, uga ako lang uga, pero iniyakan ko na lang ka-weather, no? Tinabihan ko yung katawan ko, iniiyakan ko siya. And parang wala na, dead end ko na, no? Kumbaga, end game na para sa akin noong mga panahon na yon. And biglang nag-alarm ang cellphone ko ka-weather. At saka ako nagising. Nagising ako sa katotohanan. Nung mismong tumunog yung alarm ng cellphone ko, no? Then, ka-weather, tuwan-tuwa ako kasi bangungot o panaghinip lang pala yung lahat ng nangyari na yon. And ka-weather, ang isa sa nagpakilabot sa akin sa totoo lang ka-weather, nung magising ako, patay yung aircon, nandun chunek ko, andun yung bangkito na tinutungan ko. Pati yung yantok, andun din. And yung pakilabot sa akin ka-weather, eh naalala ko na naman, no? Kinabutan na naman ako. Yung plastic ng kama na nabutas nung kinatry kong i-off yung aircon. No? So, yun yung may babayhagi ko sa inyong karanasan ka-weather na nakakakilabot na karanasan na hindi ko makakalimutan, no? So, ayun, and yung mga pangyayari na yun, sabi ko, this is the sign siguro na kailangan umuwi ako. Kailangan ko nang bumalik sa minamahal kong Pilipinas. So, ayun, ka-weather, ako pa ngayon, nagpas siya ng makauwi sa Pilipinas. O, ka-weather, na dire-diretso lang po. Ito po yung pinaka-good news. For sure, kahit hindi na Halloween season, kahit tapos na yung undas, dire-diretso lamang po na every night ay makakabasa po tayo ng mga hashtag ka-weather kilabot story sa ating Bataan weather page, di ba? Dahil gusto nyo po yun, dire-diretso po tayong maghahatid ng kilabot. Dire-diretso po tayong maghahatid ng mga kwento na talaga namang kinagigiliwan ng ating mga taga-subaybay ng ating mga ka-weather. Ayan. Hanggang sa muli ka-weather, ito po si Admin Bustan. Happy Halloween po sa ating lahat.